Hello mga mamshi, I'm back. So ulitin lang natin to. Tatlo ang papakita kong gagawin sa short video. Meron tayo ditong ginger dressing. Gagawin ko dito ay chicken shredded mango salad. So ayan mga kakailangan natin, yung mango. I-slice lang natin ang pahaba, ang carrots at ang cucumber. So ngayon yung ating spring onion, i-chop lang natin at ilagay natin sa malaking bowl. So, tatlo yung gagawin natin na recipe today in one upload. So, now, na-chop na lahat ng spring onion. Ayan na, prepared na. Next natin yung ating chicken. Yung chicken natin, pwede siyang fried, grilled, or boiled, and then shredded lang natin at i-season. So, nilagay ko na din dito yung mga herbs. Yung herbs natin, pwedeng fresh mint, coriander, at parsley. So, yan, naglagay na rin ako ng peanuts, chunk peanuts, at sesame seeds. Optional lang yung sesame seeds and then lagay na natin yung ating ginger dressing. It's ready to serve ng ating salad. Yum! Ito naman yung ating pangalawang recipe, ang Thai curry. So ayan, igigrilled ko lang yung ating mushrooms at saka eggplant. Sinison ko pala siya ng salt and pepper. Habang nakagrilled sila, gawin natin yung ating paste. Yung paste ko, fresh siya. So, yung ating ginger, garlic, at onion, ginrated ko lang yan. At nilagyan yung mga season, yung mga powder. Wala kayong mga curry powder at chili powder, pwede naman ang red paste na ready-made. So, ilagay lang natin sa manok na niluluto natin. Pag naluto na natin yung ating manok kasama ang paste, lagayin lang natin mga ingredients. May chicken stock, nakasulat naman sa instructions lahat. After na simmer ng 10 to 12 minutes, lagay na natin yung ating coconut milk at yung ating snap green peas at yung na-grilled na vegetables, yung mushroom at eggplant. Then, isimmer ulit natin ng 2 to 3 minutes. Ready to serve na yung ating red Thai curry. Mag-slice lang kayo ng lime and then squeeze nyo lang. Optional lang yon. So, yung last natin, yung lemon cupcakes. So, ayan yung mga ingredients na kasulat na pala. May vanilla, may sugar, flour, eggs, at mga baking tray yung gagamitin natin syempre. So, una kong pagsasamahin yung butter at sugar. Ibibit lang natin hanggang ma-smooth yung mixture. And then, mag-drop na rin ako dito ng vanilla essence. Lagay na rin natin yung itlog. I-add ko na rin dito yung dry ingredients after nabit ng 1 minute and then slowly added yung ating milk, lemon at yung ating lemon zest. Huwag natin i-overmix so scrap down lang natin and then ilagay natin sa ating baking tray ng 3/4 full. So ilutuin natin ng 18 to 22 minutes. So ready na using toothpick. Kung hindi na siya basa, ready na ang ating lemon cupcake. Yum! Thanks for watching!